Hi guys! So yan, ayun ang buhay natin. Sisilong na muna natin itong ating mga sinampay kaninang umaga. So dito ay alas 3 na pala. Malapit na namang umuwi yung isa kong alaga. Nasa school. Yung isa naman, napaliguan, napakain ko na. At ngayon, napatulog ko na. Ito, naalala ko bigla itong mga sampay ko. Kukunin ko muna, tutupiin bago dumating si Ate Sydney. Kasi pagdating nun, paliliguan ko. Tapos papalitan ng damit. Tapos bibihisan na naman. Tapos pakakainin. Tapos iinom siya ng milk niya na may Milo. Tapos patutulugin. Ay nako. Tapos pagdating ni Daddy, aalagaan. Char. Pakakainin mo rin yung isa na yon. Tapos bibigyan ng damit. Diyos me, yung marimar pulgoso. So ayan, ang sobrang init dito. Tarik na tarik. Kada dalawang araw, naglalaba ako. Kasi anytime pwede na tayong manganak. Para naman kapag nanganak ako, hindi stress galore yung isa. Kasi kapag nanganak ako, lima na kami. Lalong maraming labada. So pinasa ko muna yung ipit. Tapos bubuhatin natin to. At susunod, tutupiin na naman natin. Ay nako, ganito din ba kayong mga mami? So yan, tinutupi ko na yung ating mga blanket. Ganito din ba yung life nyo? Mula pagising ng umaga, manalangin, magalmusal, magkasikaso sa bata, pupunta sa school yung isa. Naglinis pala ako ngayon bago dumating yung midwife ko, kasi yung midwife ko binisita niya ako kanina. Naglinis muna ako ng bahay, nag-vacuum, etc. sa kusina, tapos nagsaing, nagluto. Ay nako, ang sarap ng buhay sa New Zealand. Maraming salamat.